kay King Dre, Akay kay Light, at Selena kay Salman. Uy, galingan mo, Salman, hawak mo favorite hero. Uy, pati si Akay, favorite hero ko din yan. Bakit? Mobile Legends. Wala, yun yung talaga kong main eh. Parehas 2K matches yung mga hero ten sa akin. So ako naman, quick round down naman for the side of Tondo Manila. We have JP on the Kaja, and Work for the Uranus, Azzy for the Esmeralda, Majotricia for the Teka, nawawala ako. Farsha, and then Impressive for the Hellcat. Ayun na nga, grabe. Medyo nanghihirapan ako sa mga grabe, pangalan ng Tondo Manila natin. Hindi kakaroon ng bakbakan agad. Hindi ko in-expect na yung mapapa-overextend sila doon. At nakuha naman nila yung ito normal rotation to eh. Yung kukunin ng isang team. Tondo Manila, nakuha na yung parehas na Repolyo. So maganda panimula yan para sa Tondo Manila. Nakuha na yung parehas na Repolyo. Yan yung laki nilang strategy eh. Yeah, their strategy goes like, okay, either invade or clear mid, and then make sure na you secure both of the Little Wanderer. Para at least na in case team fight happens, ready sila, may mas sustain sila. Actually, malaking bagay. Uy! Napakalapit na panalo, nag-mintis pa. Nakapag-sidestep yung JP doon, napakagaling na sidestep. Kinabahan yun. Munti ka na eh, buhok lang. Buhok, tinamaan na yung buhok ni Kaja, kaso kabuhok. Wala. Kaso wala ka. Yeah, first we have kasi a rotation ongoing. What are you talking? Unti na lang yung mana niya. Nasa simula pa lang, hanap siya ng papanain. Unti na lang yung mana ni Simina. Tingnan natin how he will pull it off. Ito na nga po yung pana. Walang tumama. Wala nag-connect. At ito, wala na siyang mana. Isa na siyang malaking minion wave. At ito na po ang skill ni Farsa. Uy, Azzy! Ah, wala. Wala. Medyo ambahan pa lang talaga ngayon. Wala pa talagang nakukuhang kills either of these two teams. Wala pa rin, of course, nakaka-snowball dahil hindi pa naman nag-apang ating objective. No one has gotten any of the turrets yet. Papa-level muna sila. Papa-level 4 muna. And we might expect the clashes to happen once this hero got their ultimates already onto the top. Ito! Naku, tumalo na nga! Si King Santi doon ang ating Hellcart na si Impressive. Very impressive move by the Hellcart of Tondo Manila. Oo nga, hindi na nakapalag yun eh, no? Ang daming tumulong sa kanya, apat. Meron ng Falling Starman, meron pang Kaja, meron pang Hellcart. At ito na ipit! Perfect ipit by the Akay. At nadamay pa ang ating Esmeralda. Ngunit mga kapatid, hindi pa na. Binato ni Akay? Uy! What a hot up! Weaker hot up with that matching potion. Ang ultimate majorista. King Salmon daw going solo. Ahabulit pa nga ba? Pasok, labas dito. Naku, flicker out just right on time. Ang ganda ng juke out na ginawa ni King Salmon. Ano ba yun? Parang sabi ko King Salmon ba kanina? Hindi naman ano. Ako kasi looks eh. King Salmon. Wala ko yung tatawag na ng mga players sa kanya. King Salmon. Medyo malaki-laki Salmon yan. Masarap yan. King Salmon. So ayan na nga po no, despite of the 3-minute game time, wala pa pong lamang, wala pang kumagap sa mga parehas yung team kasi nga 200 pa lang yung ano nila eh. Nasipa dito. Mm-hmm. And work doon, hindi na talaga makakalabas sa sipa ng Chota sa under-turret pa yan. You're taking all of the damage. Uy, nag-connect dito yung arrow na Selena. Pinasabugan sa mukha si Majorista. Impressive going solo. Hindi na rin nakalaya. One turret, or rather one player, ang nandito sa gitna ng mapa natin. This created a space for Pasig City to take the first turtle of the game. And at the same time, King Santi, libreng-libre sa kanya ang tore sa taas ng mapa. Ito lang masasabi ko ah. Pasig City, pag natalo nila ang Tondo Manila team dito, may palag na rin sila sa next play team. Pretty sure yan. Mm-hmm. At magbabalik sila sa Thursday dahil sila ay lalaban sa Thursday. Kung sino man yung mananalo dito. No? Ang nakikita ko playmaker dito si Selena. Yung mga connect ng pana niya. Pag tumama, sigurado patay na eh. Sa kabila naman si Kaja at sa taas mukhang magkakaroon ng bakbakan. Take it away kay Saya. Nako, I'm gonna take it away! 3v1 ang situation natin dito. Caught of minion waves demonstrated by Tondo Manila. Going solo is the Thumbs! Thumbs pinasabugan sa mukha. And on the bottom lane, though, look at that very low HP. Uranus, makakatakas pa nga ba? Huwag ka nang lalabas ng mapa. It seems like this carry as well as the Akai will try to push the turret onto the bot. Sabay-sabay naman dito ang Tondo Manila in taking the tier 1 turret onto the top lane.
Oh, maganda yung rotation ng ano no, ng Pasig. So, parang 2-3 lang sila kung kumilos. Hindi sila nag-over commit ng mga resources nila. Dalaw, oy. Iipit ulit hindi. There's goes sa ultimate by Hellcurt. Kala ko may ipit pa gagawa ng Miraculous si Akai. Oh, Dark Knight Falls para sa kanyang kaligtasan. Diba? Okay, pero wala tayong ano ha. Oo, retribution pala not present to any of the teams. Oh, wow. Uy, may nakahatakan na tayo. Wala. Wala. Eh, napala eh. Patos lang sila. Mm, pero, I think pwedeng ano yun, pwedeng hatak yun eh. Pwedeng hatake na yun. Tapos, kung sa bagay, hindi nila alam kung may kalaban bang kasama yun. So, pero pwede mo natanggap talaga hatake niya kasi unti na lang buhay nung akay doon. Kaya nung nakikita niya po, pantay pa din naman. Hindi pa gano'ng kalaki yung lamang ng Pasig City. Pero slowly, nakaka-gain sila ng map control dito. Pag-interro sa nila, no? Probably because of the traps din, mas kita ng Pasig City yung maybe, number of kalaban, no? Pero ito na nga, no? Tondo Manila is actually running in. No marksman set up, pero teka lang. On to the bottom line, partner room si JP na sinira na wala na ng Kaja. Ang Tondo Manila team dito, they're one down in terms of the number of members. Lex, no marksman lineup. How risky it is right now ba sa current meta ng ML? Malaking bagay kasi kung makakataba yung Hellcurt. Kaya niya kasing i-one-hit combo yung carry eh. Yung mga marksman, kaya patayin ng Hellcurt during the night, darkness falls, ganun. However, dito, medyo lamang, oh, ito na, darkness falls na nga. Pumasok, dalawa, tatlo. Na, yun yung magandang timing ng Hellcurt doon kasi nung pumasok siya, nag-silence siya, and at the same time, nag-petrify pa! Uy! Muntik na! Alam natin na malambot ang isang Hellcurt, pero just right on time na burst daw niya. Ilang membro yun? Dalawa? Tatlo? Tatlo. Sa bot lane na fight? Tatlo, di ba? Imagine if there are more items or mas lamang pa in terms of gold dito ang Tondo Manila. Maybe he could have like gotten 5 of the members of Pasig City. But then again, that was an impressive move. So I guess kailangan mag-ingat ng Pasig City dito. Well, good thing lamang ang Pasig City in terms of objectives and in terms of numbers. Pero they have to be very careful. They have to mind that there is a Hellcurt na kailangan nilang kaingatan. Especially pag biglang nag-Dark Knight Falls and hindi nila alam kung saan manggagaling. Tama ka doon, kaysa ano. So, yun na nga, yung capability ng Hellcurt eh. Unlike yung carry, single target yung pagtunaw niya sa kalaban. Hellcurt, with the right timing ng Petrify at saka ng Dark Knight Falls, kaya niya tumunaw ng mga heroes ng sabay-sabay-sabay. Kaya, medyo pantay-pantay ito. Tapos, syempre, habang naka-Dark Knight Falls pa, global yung effect nun. Makaka-make niya ng damage. Uy, ang ganda ng pagkaka-predict po ng ano doon. Uy, nagkaroon na ba mga Dark Knight Falls tuwang gabi na? Ang ganda rin ng Dark Knight Falls doon, ano? Kung magka-counter invade, doon nag-commit na yung kalaban, nag-Dark Knight and Dark Knight Falls agad yung Hellcurt. Eto na po si Akai, mukhang may maiipit na nadala po niya sa kawalan. Dalawa yung ipit ng Akai doon, kasama yung Esme, pero hindi lang nakatakas si Esmeralda doon, mga kaibigan. Who's gonna get the turtle? Eto na nga, naagaw pa nga ng ating Akai. King Lardo will fall down. There's an arrow that connected coming from King Salman. But everyone from Tondo Manila and Pasig City will decide to retreat. King Santi going for tier 2 turret onto the top lane. What can Tondo Manila do? It seems like though, they're still catching up in terms of gold. 6,000 gold lead ang lamang na kailangan nilang habulin dito. Mukhang actually ano yun, no? Maganda. Uy! Nakapana na naman si Papi Selena! Talagang ano, hindi sila nag-overcommit ng mga members. Parang pares-pares, tatlo-tatlo lang sila. Unless kukuha sila ng, let's say, yung turtle, malaking objective, wherein they'll be expecting na, ano, marami din yung kalaban. Pero yung formation ng Pasig City, parang body system lang, ano? Hindi sila nag-1-1-1-3. Talagang body-body system lang. And yung Selena nila, ang daming nagkagawang ano, pick of place. So, well played para sa Selena. 3-1-5. So, parang sa 11 kills, 8 out of 11 yung nakuha niyang ano doon, participation. Sila raw talaga ang King Dark Knight Falls na commit na nga dito para makatakas sa mga miyembro ng Tondo Manila. And
sa ngayon, Lex, ang nangyayari na dito, ano eh, ultimate is being used defensively. Kasi kulang sila sa pera ngayon eh. And feeling ko, wise lang naman na for the meantime, habang hindi pa sila nakakahabol sa gold, sige, gamitin muna natin yan pantakas. Mm-hmm. Tama yun. Kasi kapag pumalag sila, lugi lang sila. Kasi kulang nga talaga sila sa damage. So tama lang na, ano, buy time muna sila, pantakas muna. However, habang nagpapagabi sila, ang maganda kasi Lord, dito, ang pang-takeoff ng Tondo Manila is si Kaja, na medyo matagal yung cooldown ng, hindi naman sobrang tagal, pero may cooldown yung ulti niya at saka yung flicker niya to be successful. However, ang pa-pick-off kasi ng Pasig City is just a Selena arrow lang. Paana lang ginagamit nila pang pick-off. So talagang ano, advantage ang Pasig City dito when it comes to pick-off. So they have to really make sure na kapag magda-Dark Nightfall sila, sulit na sulit, hindi lang pantakas para maibaligtad nila yung laban. Ito na nga, there's gonna be a Lord Fight. Tingnan natin kung sino ang magkakalaban o makakakuha ng Lord Fight na to, mga kaibigan. Nako, nako, mukhang marereset na ang ating Lord. They're trying to chase the Uranus onto the bottom lane and other part of the map. May kakaiba rin nangyayari. Ito na nga, mawawala na ang ating Uranus. Pero at least, at the same time daw, King Santi is down. So one for one trade tayo doon. But the position on the Lord's side, medyo nasa kamay pa rin ng Pasig City. Lex, ang nag, alam mo, salitaan na talaga to eh. Like, sino ba talaga ang tunay na king? Yung kingpins ng Tondo Manila? Or yung mga may king dito sa IGN ng Pasig City? Nako po. At hindi ang rival. Malalaman natin ang kasagutan na dito, no? Malalaman natin ang kasagutan. Ito na nga po. Uy! Dark Knight Falls! Pero ang ganda ng pala, kahit madilim, ha? Napaano-anong si Lina? Uy! What a flicker! Flicker kick! Ulit na silence siya. Inahabol ng Akai. Mapapatay ng Akai si Helfer. Nakatawa naman yung Akai doon, no? Hinahabol ng ano? Hinahabol ng Hurricane Dance. Nakagaw yung Lord ng Tondo Manila with that Esmeralda na ang dami ng shield, ang dami ng survivability. Will this be a possible turnaround for Tondo Manila? I wonder. Kasi ilan ang patay? Actually, palitan eh. 2 for 2 trade nga ba yun? Tama? Correct me if I'm wrong. But then again, Tier 1 Turtles is about to fall down sa bottom lane. And dahil nga naagaw ng Esmeralda, ipang sisegue nila yung Lord sa top lane. Nako, multitasking na to. Top, mid, as well as bot. Anong masasabi mo sa teamfight na naganap kanina, Lex at Tierna? Sana, ano, they focus on the teamfight. Nung mas yung kalaban, binitawan na nila agad yung Lord. Kasi lamang naman sila eh. Lumaban lang sana sila at tingnan nila ni Lord. At eto na nga po, mukhang may ipit pa ata si Uranus, no? Ngunit, mapapatay ba nila? Tulis, wala na. Wala na, hindi na inabot. Uy, nag-Darknight Force, medyo mukhang maaga. So, yung Dark feeling ko na actually nililigtas niya yata si Uranus doon, pero so feeling ko na huli instead of napaaga or regardless. Okay. Hindi kasi natin alam yung plan nila eh. Was it used to save supposedly yung Uranus or to initiate a fight? But for me it felt like sana parang pangligtas niya sana sa ano eh, sa Uranus. Or kung pang-initiate man ng fight, hindi sila kumpleto kasi hindi sila kumpleto. So, but anyway, reset lang ulit ang mindset. Tignan natin ang susunod na kaganapan na mangyayari. Ayun na nga po. Grabe yung bawas ang Hellcurt doon. Tinalunan po. At Weird Cult with the Kaja Divine Judgment play. At napatay po nila. Mukhang sa late game, no? Lumalamang sito dahil tumataba yung Esmeralda ng... Yung Esmeralda! Oo, ang hirap ng patayin. Shield lang ng shield. Oo, unti pa naman ang ano. Stun lock ng Pasig City. Tingnan natin yung kung Selena lang, na ay, alam mo kaya ang kuwasan. Nako po, naiipit na naman si Impressing dito. Medyo hindi na ata na-impress ang na, ating audience. Dahil sa ano, hindi na rin na-impress kay Impressive. Nabasa ko lang kanina sa comment. Unimpressive na kalalabasan niya sa audience natin. Ano? Ako, bilib ako doon kay King Salman, ha. Yung mga pana niya, on point kay Impressive. Parang almost lahat ng patay galit ni King galit sa helper ay dahil sa... O, sino ang mas magaling na assassin, ha? Ganyan-ganyan tayo, eh. Sino mas magaling na assassin? Partida, yung pumapatay ng core ng Tondo Manila. Ano lang, support lang, si King Salman lang. Hindi pa ano yun. Oh, feeling ko magdadala dito ayun mamaya si Azni. If ever sa Tondo Manila, yung Esmeralda. Pero teka lang, ito na nga, pumapasok si King Light dito. Going solo, pero may Athena shield naman. Nako, Esmeralda, saan ka pupunta? Makakasurvive
survive pa. King Jazz trying to kick out the members of Tondo Manila. Sabay mamba out ng ilang miyembro ng Pasig City dito. But Kid Santi trying to target Impressive. Impressive going solo. Forced to back away. Tuloy pa rin ang pakbakan. Ultimate coming out from the far siya. Pero hindi pa rin sila papaawat. Look at that. Parang patas yung teamfight natin. But the map control is still in the hands of Pasig City. At ako, naniniwala ako din yung sinabi mo na mukhang Esmeralda ang magdadala dito. Kasi mas malaki pa yung pera nung, ano, nung Esmeralda, 11K yung kaysa din sa helper nila. At eto, tumalon po. Si ano, tumalon si Akay at nahuli po yung Farsa. Uy, nabuhay pa yung ipon! Opo, kaswerte naman nun. But eto na nga po, nagkaroon na po na tunawan. Ang bilis pumatay ni King Dredon. Ubus ang tatlo sa koponan ng Tondo Manila dahil wala si tunawan ni King Dredon. Pero... buhay pa? Papalalim nga, tama shield, ka doon. Shield, ah, shield, nga. 7-1-4 para kay Azmi. No? Oh. Hirap talaga si Ingrid tunawin yung shield ni Esmeralda. Nahihirapan si Hellcurt ngayon. What is the problem? I mean, is it because of this Selena? Na nahihirapan oo, si Hellcurt? Oo, na ano siya, nate-check talaga siya. Nate-check. Oh my God! Oh my God! Azmi, 8-1-4 na. Azmi is doing it! Hindi na. King Le, piling ko mamamatay dito. Nagka-part-time na lang siya, pero mas wise yung ginawa dito. Uy, may naka. Definitely alam niya na napatay na siya. Pero anyway, wipe out ang Pasig City dun, ano. And just like what we have mentioned a while ago, Esmeralda is carrying the game for Tondo Manila. Hindi natin masyadong in-expect yan kasi we usually would see, you know, side laners not really carrying the game. Pero kasi, nag-turn na yung tides eh. Kailangan niyang buhatin yung laro because siya lang yung kaya mag-sustain ng mga pwedeng ibato na damage ng Pasig City. Hellcurt is having a hard time right now. 3-7-6 para kay Impressive. Definitely our audience are not impressed at the moment sa napapakita ng Hellcurt. Pero dahil kasi yan, sa nangihirapan siya kay King Salman. Parang angs lang ng ano, Salman. 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 Ano nga yung unim? Yasi, ano nga yung kanina sinasabi? Uning Masiba yun. Ito na nga po. Clear na po ng... Nung kiniklear na po nila yung Lord. At na, successfully cleared naman. No? So, parang pantay na yung pera ng Tondo Manila tsaka Pasig City, guys. Nakahabol so, ano na. At this dahil sa Tori yan. Oh, hindi, di ba kanina ano? Dahil nalakaw ng Esmeralda. Nagkaroon ng ano eh. Nagkaroon ng second life sila. At mabasagi na po nila gamit ang Dark Knight Falls. Ngunit nandun po si Akai. Ang ganda ng pagkakawasiwas ng Akai doon, mga kaibigan. There goes the Feathered Earthside. Ginapanatan po hindi makalapit ang ating kalabang carry sa Feathered Earthside, mga kaibigan. At dito na po lumalapit. Napapasok si Esmeralda na si Pagalos. Oh my God. Napa-overextend. Pero okay lang. Pasag naman yung dalawang. Tatlong tore pa ata mababasag. Ano yes, indeed. And I think sinadya na yun ng Esmeralda eh, na overextended siya so that he can create space para sa ibang membro na nag-takedown ng bottom lane turret ng Pasig City. Oops, medyo naano nga lang din si Karsha natin. But, bumantad ang sitwasyon, men! In terms of turret objectives, lamang na ang Tondo Manila dito. My goodness, for what real? Happened? Is this because of the Esmeralda for real? Tama ka doon, no? Ngayon wala yung Esmeralda. Tingnan natin yung mga kapalag ang Tondo Manila. Pero eto, they were able to pop the ulti, they were able to pop the immortality ng carry. At napatay po ng Cho ang Kaja, no? So, feeling ko, pwede na din. Pwede na din. Tinanggal lang na rin yung immortality ng carry. Labanan pa rin ang matinding labanan ano? Ng mga hari natin. Alam mo, feeling ko yung mga audience din natin eh, nagiinit sila. Pati sila eh, gusto malaman sino ang tunay na hari. Yan, napaka-intense yung ano eh, story ng dalawang team na to eh. King sa king. Ano, ilang beses na kaya sila nagkaharangan, ano? Ilang beses na kaya sila nagkaharangan sa tournament, no? Very, yung ano. Sabi, ikaw na naman! Sana, ano, meron sila. Curious ako sa story ng dalawang team na to. Pero eto na nga, N-Work. Dito, mahahabol ba? Na-try siyang ipitin, Akai. At eto nga, tamang slow. Mukhang tamang, may tamang stun there and bursted down ang ating Uranus doon. Hindi rin siya makapatakas, of course, kahit may immortality. Dahil wala eh, apat yun eh. Wala naman malakas sa apat. Tama. Kahit nakadilim ka pa, nalapitan ka na. Kung medyo mas maaga yung pagpapadilim, probably.
probably nakatakas. Kaso ano eh, medyo late lang na nagka-dikita na, na nakita na yung Uranus. So wala. Pero well, that would just natin give ano both teams ano na time para makapag-recuperate, makapag-adjust. Pero ano no, ano kasi napansin mo men, wala pang necklace of Durance yung nabinubuo yung passive city ano, for Esmeralda. Na kanino? Na kay Thams, yung si Halberd. Ah, hindi na si ano, okay. Ito na lang, si Halberd na lang yung pang ka-counter nila for Esmeralda rather than building a necklace of Durance na kay Selena sana. So ito na lang si Thams yung kanilang pangka-counter for the Esmeralda. But definitely for that to work out, kailangan well and alive ang ating Thams during the team fights. Or dapat ang binabanatan niya is Esmeralda. Baka kasi mapunta siya sa ibang hero na binabanatan. Oo, so hindi si Esmeralda yung kanyang ano. At ito na nga po, mukhang magpapahuli ngunit hindi pa rin. During this time kasi nag-fall off na yung damage nito ni Selena and yun na nga, hindi na ganun kadaling patayin din yung mga kalaban kasi kumukunat na. So dito na po, tingnan natin kung paano magkakaroon ng, paano nila iti-take yung lord na to kasi crucial na tong third lord natin na dito, no? Sa bottom, umagawa sa pangarap si Helfer! Ah, oh, Dark Knight Force na kaibigan! Bilis ko makabulong ako kayo. Kayo. Ang cute. Ang cute eh, no? Maigot-igot. Tsachambahan niya. Siyempre, hindi niya nakikita si Helcurt doon. Pero tsachambahan niya, baka sakalihan dito pa or mag-ano lang, joke out, joke in, ganun. Diba? Pero, well, good try. Correct. Naka-sprint akay pala siya, no? Kaya pala bilis na tawag po. Pagkabulan doon sa malakas ang loob. Helcurt na naka-dark night course. Hindi siya naiiwanan, umiitot Beyblade eh. Ito na nga, apat na po ng Passive City ang nakaikot sa Lord. Tinitingnan nila kung kaya ba nila. Or they're just applying pressure para lumapit yung condo. Maybe this gotta be the last. Feeling ko ito na yung last na ano eh, last na Let's feeling ko ito yung isa sa pinakamatagal na laban dito sa 515. Tama, ako din. Well, nasa meta ngayon may marksman. Pero ang pinapakita ng Tondo Manilinto, kahit walang marksman, kaya daw namin ipanalo. Pero syempre, itong laro na to ang magiging sagot kung kaya nilang patunayan yan. At eto na nga, team fight is still ongoing right now. Cho going for a segue push sa bottom lane part of the map. Helga trying to cut the minion wave sa mid. At eto naman, hinabol ni King Santi ang ating Kaja. Kaya naman wala ng Kaja for Tondo Manila. Defensive move, King Dance in here, trying to deal a lot of damage. And he returns the bottom lane of Tondo Manila as he will get a kill against Santi, King Dance. Naka-offly ni Kera pa nga ng silence, hindi na yata makakatakas pa the Lord. The Lord is currently being taken by Akai as well as Carrie. There's still hope and time for Tondo Manila to chase. And still, this Lord, a weapon, they're gonna go off and look at that typhoon coming from the Uranians. Everyone is going all in for the team fight. Hindi na alam kung sino ba talaga sa target nila. Wala nang Carrie. And still, pero yung headcard, yung headcard, yung headcard! Nasa base na! Headcard! Wrong move ba yung ano? Wrong move. Dapat din sila nag-lord take. Hindi nila kaya. Dapat nag-death na lang sila. Ng laban. I mean, like, you know, sometimes it happens na may mga laban talaga na hindi ka talaga yung magiging most kills eh, no? But you will find your use later on sa game.